yun. So anong nakasulat diyan? Wattage appliances. High wattage appliances. Okay. Wait, nagtatago kayo. Ito nagtatago. Ito rin. Hindi, ano yan. Ito yung mga staff na ano na mag-a-assist sa inyo mga paps. Tapos, ito yung beach na... Anong... Bakit ganito yung dagat ngayon? Low tide po. Low tide? Yes po. Ah, oo. Oh, tignan nyo yung dagat. Oh, very low tide nga. So, mamaya naman. At least, pag nag-high tide, yan lang. Yan lang yun, di ba? Opo. Oh, yan. Oh, maganda dito. Anong beach nga to? Kasi di ko mabanggit ng maayos eh. Kasapsapan Eco Park Resort po. Also known as Benmark Eco Park. Yun. Pero ang pinaka... sikat po na pangalan niya is Kasapsapan Eco Park po. Okay. Ano nga pangalan mo, madam? Julina po. Ikaw? Arlene May. Apo. Ikaw? Emeline po. Ma'am Emeline. Yan. Thank you. At sila yung mag, ano sa inyo, mag a-assist pagka nandito na kayo mga paps. So, libot pa tayo. Eh, makakapili kayo ng kubo ng gusto nyo. Overnight, pwede naman dito. Problema. Nga lang, eh sobrang init din. Tapos yan yung banda doon, eh mamaya pupunta natin yan. Dito muna tayo. Kung nag-ahanap kayo ng very affordable na beach sa ng malayo-layo sa Kabiasnan, eh mas prepared kong i-suggest sa inyo to. Dahil yun nga, yung kanilang beach dito, hindi naman malalim. Ito, may very low tide na sila dito sa pagkano na ito. Low tide na sila dyan. So, hindi siya malalim, hindi rin maalon. Perfect sa mga bata, matanda, sa hindi marunong lumangoy. So, yan. So, nandun yung tent namin kanina, may mga kasabay kami. May mga kasabay kaming nagtetent kanina mga paps, eh umalis na kasi may pupuntahan para silang isang sikat na pasyalan, yung tidal wave yun ang sinasabi. So ayun yung ano namin, wala ng basura pero maganda pa rin naman, diba? Marami lang mga tali-tali. So punta natin yung dagat. Okay, so doon merong ano, tinatawag na river river. Sasalubong na yung dagat, tsaka dagat tsaka ilog doon. Actually, pwede pa nga kayo mag-fishing dito sa sobrang ano eh. Kulang lang sila sa activity tsaka yun, yung mga resources katulad ng pagkain. Wala sila ganong tinda ditong pagkain mga paps, so kailangan yung bumili ng pagkain nyo kasi napakalayo ng palengke dito, siguro mga 3 kilometers away from bayan kasi ito talaga pinakadulo na ito ng kasiguran. So may pupuntahan tayo mamaya na isa sa mga favorite na puntahan din dito, yung Matanes of the East daw. So yun, di ba? Ano yung pinaka, ito na yung sandbar ang tawagin nila. At very low tide, napakaganda. Malinis naman yung dagat, malinis din. Meron kasing mga beach, syempre pangilan-ngilan na titirahan din ng residente sa gilid ng dagat, pero nagkakaroon ng basura. Hindi ko rin alam kung bakit nagiging itim yung tubig ng dagat. Dahil ba yun sa may nakatira? O hindi ko rin alam eh. Basta mahirap banggitin yung beach na yun kasi pinagkakitaan din ng mga residente doon. So kayo na lang po ang maghanap ng beach na yun. At yun, medyo disappointed ako doon sa beach. Dahil bukod doon sa may basura yung beach, may residente sa gilid ng dagat, kulay itim din ang tubig. So dito, malayo nga lang, 8 hours ang biyahe from Manila. Actually, taga North Caloocan ako.
kami ng partner ko, si Melody. Yun, bumiyahe kami almost 8 hours. Not for vacation, kundi sa isang site visit para doon sa client. So, akin na rin minabuti na mag-rides na rin. Libot-libot. So, mamaya may meeting tayo dun sa kliyente. Pupunta natin yun. Diba? Ang ganda mga paps. Ito tayo. Balikan natin si Mel doon. Ah, talagang tulog si Kapita. Ano? Iya mo na. Alright. Papunta kami ngayon sa parang hills. Kung saan parang Batanes Hills siya. So, makita niyo yan mamaya guys. Pupunta namin in 10 to 15 minutes from our resort. So, baka yun na lang. Sapot ng ano. Sige, show may na rin. So, pag pumunta kayo dito sa parang daanan nyo itong tindahan ni ate. Ayan. Dito yung mga bilihan ng merienda dito. May ano dito, show may soft drinks, yan kay ate. Tapos kay ate naman, ice cold yellow, may burger, yan. Ayun, milk tea. Napakapayapa dito, no? Yung may street nila mga paps. Parang naninibago ko, wala yung mga matataas sa bahay dito, kukunti lang. Kami, taga Manila ka po kami. North Caloocan po eh. Caloocan, ang layo. Tapos, punta lang dito. Taga Caloocan na pangalawang yan. Sarap talaga dito sa Aurora, no? Na yung pasyalan. Yung dagat kasi lang ang ano dito eh. Kaya opo. Tsaka sa siomay na rin po ate. Ano, homemade po yan? Hindi, ano lang yan, binibili niya tapos. Ah, sige po. Yung mga taga dito, may talagang welcome kayo. Hindi kayo, parang feeling din namin na taga dito rin kami. Turi mo naman, no? Ang halo na rin.
Tagalog. Parang gusto ko yun. May arse ba sila? Mountain Dew ka lang. Mountain Dew lang malakas. Isa pa nito. Libre lang po ngayon, no? Minsan, mas okay pa nga yung ganito eh. Pag nagkakangid ka ng malaki, parang magulo. Apa. No? Pag simple lang kasi, simple lang din yung problema. Simple lang din yung stress. Totoo pang kasama mo. Totoong tao to. Tapos pag sa probinsya, babe, diba, yung nausap pa yung ganyang bamboo. Igaan na bamboo. Doon lang kami sa ilalim ng puno. Sarap. Angin. Yan nga. Tapos, yun. Itong, para sa akin, itong tinatawag na peaceful. Mind peace. Of peace. Ano ba yun? Peace of mind. Yawa. Yawa. Yung basura mo, humunda rin peace dito. Peace of mind. Siyempre, dahil, ano tayo, dayo tayo, kailangan maging responsible tayo dun sa mga kalat natin o dati gagayain nyo sa Maynila. Kahit sa Maynila, ah, dapat dito dun. Eh, wala namang sa Maynila kasi. Kabit? Kaya kanyang hatakan dun eh. Kaya ko. No, masarap. Sarap. Nagkakaroon ng mga tagas.
ano ba natin? Lagyan mo nga ng ano, babe, ilaw. Yan yung mga sulok-sulok natin, pakita mo. Babe. Ay, ikot ka na naman. Ay, naupo, utot ako. Ay, di po, ang pangit. Pag naka, ano po kayo? Naka, 10 po kayo, mga paps. Pag naka 10 po kayo, wag na wag po kayong uutot. Wag na, wag na uutot ka. Ayaw po. Ang aming sitwasyon. Ayaw po, yung sitwasyon namin na malulupit. Ito po ang tunay na adventure. Ngayon po, sa mga gusto kong makaranas ng ganito, mga paps, eh, sikapin nyo na bahoy. yun lamang, mga paps. So, mga paps, ganito yung ating sitwasyon sa ating tent. Yan, nakikita nyo rin yung aking pa. Ay, napasa na ako dito. Ayan po, gumawa na po ako ng kanal, no, para hindi po magtilansikan yung mga ano natin. Ayan po ang kalokohan ko sa buhay. At gusto na pong umalis ni Melody talaga, tututusin. Dahil ako ay nag-enjoy at very adventurous sa kong tao, mga paps, ay talagang yun. Ayan, may mga kanal na dito. Ayan. Tulad dito, mga paps. Ayan na po. Huwag mo na tanggalin mo na yung bib. Ay, dito nga kasi. Pinapasok mo din. Ayan, kayo dyan. Butasin na lang kaya natin to. Butasin. Hindi sinira mo. Paps, nag-ano na kami. Naglilikpit ng ano namin. Ang aming tent, aming gamit. So, di tayo nakapag-charge. So, nakasurvive tayo kanina sa kaninang kagabi na matinding bagyo. Ulan. Actually, parang magbabagyo kagabi. So, nakasurvive. Ito na, naglilikpit na po uti-uti. At, yun na. Aba, paano ko nakapagbihis dun? Yeah. Hindi ko nakita yun ah. So, yun, mga paps, no? Ayan na po siya. Pupunta na po namin yung sandbar. Ay, kunin ko yung... I've said this a million times, you're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Is it right? Is it wrong?
care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel bye-bye. Oh, next time ulit, ha? Salamat.